sa isang hindi inaasahang pag-usbong ng pangyayari, lumantad ang tunay na dahilan kung bakit ipinatupad ang pagsuspindi kay Governor Jubahip. Ayon sa mga tala, may mga nalalaman pala ito sa nakakagimbal na sikreto sa administrasyon ni Marcos na maaaring magdulot ng malaking epekto sa kasalukuyang pamahalaan. Nagdulot ito ng matinding agam-agam sa publiko at nagtampok ng pangangailangan na mabigyan ng linaw ang naturang isyu. Marami ang nagtatanong kung ano ang mga impormasyon na ito, kung paano ito makakaapekto sa politikal at lipunan. Sa paglitaw ng naturang impormasyon, nagkaroon ng masusing imbisigasyon mula sa mga kinauukulan upang matukoy ang buong katotohanan sa likod ng pangyayari. Inaasahan ng publiko na mabibigyan sila ng kaukulang paliwanag at paglilinaw hinggil sa isyu na nagbigay ng paalala sa marami. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bagong Pinas. Described by Governor Jubahip. But we are at a point where the abuse is so much, you know, unspeakable nga siya, that we wonder, nasaan yung ibang boses supposedly to fight for us? Ayan po mga kaibigan, kaya naman pala guys, talagang pinagtutulungan nila ito si Governor Jubahip, no? Talagang niya pinipilit nilang isuspend guys, ang dami pala niyang isiniwalat. Ang dami niyang ibinunya guys, itong si Kuya Gov ng Davao del Norte. Kaya naman pala. So ito pong pasabog po ni Ka-Eric guys, nakasama natin itong si, ano no? Itong si Attorney, ano ba pangalan itong attorney na to? Si Attorney Busantog, no? Kasama po dito si Attorney Busantog mga kaibigan. At kasama din natin dito si Dr. Lorraine Badoy na may pasabog po sila patungkol po ito sa nangyayaring People's Initiative. Yung pagbibigay po ng mga ayuda guys, dito ha, ilalabas talaga lahat. Lahat ng baho po nila mga kaibigan. Kaya po itong si Governor o si Kuya Governor mga kaibigan ng Davao del Norte, naipit po siya dito guys. Kaya pilit talaga nilang, kumbaga, lahat, kumbaga, ano to eh, parang nagkakaano-anohan na guys eh. Nagkasabay-sabay na eh. Nung nagbigay siya ng permit sa prayer rally, tapos meron siyang pending na kaso, binuksan po nila yung pending na kaso dahil po guys, ang dami niyang ibinulgar itong si Governor. So dito guys, malalaman natin lahat. Lahat po ng mga ginagawa nitong mga katulad nitong si ano, itong si Anton, no? Isa pa 'yan. Tapos si ano yung pumalit ngayon, yung acting governor ngayon, si Uy Uy. Tawag natin sa kanya si Uy Uy eh, kasi puro Uy eh. Uy! Uy! So itong si Uy mga kaibigan, grabe din pala ang ginawa nito sa mga ayuda. So yun po ang ating mga pasabog ngayong gabi guys. Siyempre meron po tayong breaking news. Silipin po natin mga kaibigan ang ating napakagandang balita po. Ika-90th anniversary po ng Kingdom of Jesus Christ. Meron po silang konting, syempre, celebration po. Kahit alam naman natin, guys, na si Pastor po ay talagang hindi pa rin siya nagpapakita, no? At of course, guys, quenestion po ha. Ito, guys, ha. Quenestion po ang arrest warrant ni Pastor po, mga kaibigan. Mamaya po, yung validity, no? Mamaya aalamin natin yan. At syempre, 100 plus ang dumalo, mga kaibigan. Sabi ko sa inyo, eh. O, official na po ito mga kaibigan na sisilipin din natin. Siyempre guys, hindi po tayo papatalo. Kasi sinasabi nila, ha? Ilan ba yung sinasabi nila? Ilan daw sinasabi nila? 7,000 lang daw yung dumalo? Sino may nagsabi nun? Ha? Huwag natin bagitin ang pangalan. Mga walang kwenta. 7,000 lang daw ang dumalo mga kaibigan. Hindi daw umabot ng 10,000. Grabe kayo. Tapos, wala daw sa hindi daw malapit sa katotohanan yung 20k. Grabe naman kayo. Masyado naman kayong exage. Anyway, ganun talaga pag mga inggit, no?
At of course, nagpapakalat na naman ang kasyungaan itong si Hunti Virus. Yan po mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag yung kalimutan mag-comment, like, at pag-notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share na mga videos. Ayan po mga kaibigan, live na naman tayo guys. Happy, happy Monday po sa ating lahat. Mainit pa rin kahit gabi na. Hello Susan! Ayun si Susan nandito. Walang pasok ha. Galing ha. Nono Flores, maraming salamat po sa iyong 99 pesos. Si Nono Flores po, palagi po nagpapahalo-halo. Maraming salamat. Sa sobrang init kasi, no? Kaya, thank you very much, Nono Flores, sa inyong maagang panghalo-halo. Ayan, oh boy naman, no? Galing naman. So, mga kaibigan, ano bang nangyari? Ano ba talaga yung nangyari dito kay Hunti Virus? Bakit ayaw yung tigilan si Pastor? Alam nyo, nahanap-hanap po, ha? Nakakalatana po, guys. Ha? Talagang hanggang ngayon, ha? Pinipilit pa rin niya, mga kaibigan, itong si Pastor. Pinipilit pa rin niya mga kaibigan, grabe talaga itong si Hunti Virus na to. Ayaw mo talaga tumigil ha? Ayaw mo talaga tumigil? Mamaya ha? Mamaya po, may papakita kami sa inyo. Para po mga kaibigan, itong si Hunti Virus ay magising na sa katotohanan. Dahil lahat po ng kanyang sinasabi guys, wala na pong naniniwala. Jesus Maria Joseph. Ilan na po ang mga expert, ilan na po ang mga political strategies, ilan na po ang mga abogado na nagsasabi, wala na po, hindi niyo na po pwede habulin si Pastor, ha? Hunti Virus, bakit? Wala na eh, andun na sa korte eh, ang kaso niya. Sus Maria Josep naman, oh. Bakit natakot ka, baka maabswelto? At eto guys, ha? Ito ang nakakatawa mga kaibigan. Mamaya po, sisilipin din natin, ha? Itong si Hunti Virus mga kaibigan, gusto daw niyang i-revoke, ha? Ito ha, makinig kayo. Gusto daw niyang i-revoke ang mga armas ni Pastor Kibuloy kasi meron na siyang tinatawag na mga private army. Diyos ko day, kasyungaan mo talaga, grabe ka. Ang hirap talaga pag hindi abogado. No? I mean, ako hindi naman ako abogado. No? Pero ang hirap talaga guys, yung nagmamagaling, no? Nagmamagaling hindi naman abogado. Parang si Bangag, no? Nagmamagaling, hindi naman mga abogado. Kaya palpak. Ito namang si Hunti Virus, akala niya abogado siya. Bakit daw gusto niyang i-revoke ang mga armas ni Pastor Kibuloy? Meron ba siya mga armas? ano ba akala mo kay Pastor? Ha? Ano to, kriminal? Ano to? Ano ba siya? Di ba pastor siya? Evangelist? Ang evangelist ba guys, meron bang private army yan? saan kaya niya nakuha yan, no? Yung mga isip na ganyan? Nakakahiya eh, no? Senadora ka pa naman, tapos ganyan yung mindset mo. Hay nako sa iyo, Hunti Virus. Ewan ko sa iyo. Anyway guys, syempre, bago po natin ituloy ating mga issue ngayong gabi, pag-usapan muna, kumustahin muna natin ang ating mga suki sa abroad po, ang ating mga OFW. Syempre, kayo po yung mga bagong bayani. Kayo po ay ang tumutulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya saludo po kami sa inyo. Dahil kayo po ay talagang ang aming tunay na bayani. Ayan po mga kaibigan, sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Siyempre guys, hanggang ngayon, sumisigaw pa rin tayo na buksan ang libro. Asa na yon, ha? Asa na yung buksan ang libro? Wala na. Ang dami ng issue, natabunan na. Pati yung bigas, ha? 20 kilong bigas. Wala na. Giatay, ha? Giatay ko dasay. Wala na. Paano pa natin mahahabol yung bigas na yan? Giahak yung bigas na yan, eh? Anyway, syempre, kumustahin din natin ang ating mga suki, ang ating mga avid listeners, viewers, syempre, ang ating mga subscribers, at ang ating mga members, maraming salamat! Ayan, ang dami nating members. Maraming salamat sa inyo, guys. Dahil sa inyo, kayo po ang buo ng Fully Net Channel. Kayo po ang aming tunay na boss, tunay na mga amo. Syempre, kayo ang mga idol dito. Kaya nagpapasalamat kami sa inyo, guys, kasi kung wala kayo, siyempre, wala ding Foodie Net Channel. Kaya, para sa inyo ito lahat, mga kaibigan. Kaya, umpisahan na natin. Siyempre, babati muna tayo na mabilisan. Si Marilu Dilantar, si Alma Jornales, Pura Aquino, Susan Abilis, hello, walang pasok, ha, Susan. Daybot, ayan, si Marilu Inero, Adel Bautista, Yamaguchi, Shirley, hello, Yamaguchi. Si Rosalie Sereno, Daybot, ayan, si Joe Reyes, sila si...
Adel Bautista, Margarita Estrada, Emma Zapata, Reina Baher, at sila si Nono Flores, Ichiro Macdi A. Matiga, Rolando Telegrapo, Miss Butterfly. Hello, Miss Butterfly. Hello, Chrissy Brooks, Leo Bonag, Elena Calapis. Good evening to each and everyone. God bless us all. Ayan, Gigi Buenaflor, Nana Esteban, Mara Valdez. Hello, Mara Valdez. Lloyda Besana at marami pang iba. Norma Jalava, kumusta ka na dyan? Ayan, si Akada Fisali, Lina Marie, Glory Hoffman, Rowena Saladino Lim, at sa Nancy Horado, Glory Hoffman, Wang Yoni, at marami pang iba. Oy, si Mike Agzulio, andito din. Sino ang ating first honor? Si Norma Jalaba ang ating first honor, mga kaibigan. Arma Jornales, Lynn Cordinera, Jess G, Sausan 786, Cynthia Feliciano, Victoria Galvez, Tessie Amanuma, Sylvia Katakutan, Jenny Jarumay, Nene Esteban. Alright, mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo, guys. Umpisahan na kagad natin ang ating mga talakayin ngayong gabi. Corson Astero, hello, kumusta ka na dyan? Eto na nga, ano ba itong si Hontivirus? Bakit ayaw niyang tigilan? Ayaw niyang tigilan, mga kaibigan, itong si Pastor? Pabihira naman, oh. Eto guys, ha, panoorin niyo ito, mga kaibigan. Siguradong iiyak dito si Hontivirus. Silipin lang natin, guys, ha. Ito pong 19th anniversary po, no, ng Kingdom, mga kaibigan. Silipin lang natin, guys, para po good news sa ating lahat. Isang espesyal na pagtitipon na isinagawa sa Davao City nitong April 13 para sa pagdiriwang ng 19th na anibersaryo ng pagkakatatag ng bansang Kariyan dito sa lupa. 19 na taon na rin ang nakalipas mula April 13, 2005 nang ipinahayag na ama ang kanyang hinirang na anak na hindi na araw ng tao, ngunit araw na ng Panginoon. Dinalohan ito ng mga Kingdom citizens, members at full-time miracle missionaries mula sa iba't ibang bahagi ng syudad na siyang sentro ng Kingdom of Jesus Christ. Sa pagsisimula pa lang ng A Night of Praise and Worship ay ramdam na ng lahat ang banal na presensya ng Amang Makapangyarihan. Bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyaya, milagro at walang hanggang provision at pag-ibig sa bawat isa at sa espiritual na kaliwanagan, nag-alay ng mga papuri at pasasalamat ang mga dumalo. Pasalamat at dako sa atong amahan nga langit nun through His appointed Son nga ang nasud nung gingharian nagkakusog o nagkakusog. Taliwala sa bagyo nahimong kusgan ang Kingdom Nation. Gituyo niya ning tanan kay gipailan na niya ang iyang anak sa kalibutan. So nagpasalamat at dako nga nahimo tang kabahin sa pagalagad sa anak. Woo! Samantala, sa pamamagitan ng isang audio-video presentation, nagpaabot ng mensahe ang hinirang na anak ng Diyos na si Pastor Apollo Sikibuloy. Father is the power with the gospel boat that I am the captain. Although the intensity and amount of the persecution is the same. And maybe it is even more, but I cannot feel it anymore. You know? We
because the kingdom has become so big that all of this oppression of Satan, Lucifer, the devil, and his persecution are just like waves that are only touching my heels. That is how powerful the appointed son has become, not because of my own power, but the power that has sent me and authorized me to preach and to share the manna of revelation I am sharing to the whole world today. Sinundan naman ang naturang pagtitipon ng pagpapatuloy ng prayer rally para kay Pastor Apollo para sa hustisya na nararapat rito sa gitna pa rin na nagpapatuloy na political persecution at oppression. Grabe! Ano guys, no? Nakakapanindig pala hibo. Dasal ang mga kingdom members at workers at maging ng ibang mga taga-suporta ng butihing pastor na manaigang katotohanan, katwiran at katatagan sa kabila na naranasang pagsubok ng buong bansang kaharian. Ibalik po natin ang buong kaluwalhatian sa ating dakilang ama. Grabe, no? Grabe talaga si Walti Virus, no? Wala talaga siyang puso, no? Grabe. Tingnan niyo guys, ang dami, no? Araw-araw sa dad yan, araw-araw. Samantala, hindi naman kompleto ang selebrasyon kung walang handaan. Kaya naman isang ingrading salo-salo ang inihanda ng lahat para sa anibersaryo. Nagpaabot naman ang pasasalamat ng ilang mga kingdom citizen na dumalo sa pagdiriwang sa Davao City. Grabe, inamo ka, mali pa yun karun. Aside sa nag-celebrate ni sa 19th anniversary of the birth of the kingdom nation, mali pa yun ni yun. Despite sa mga persecutions, despite sa tanan ng mga allegations, false accusations sa mga gugmaong mabalantay, maamit din nag-celebrate, nag-enjoy sa panalangin na gihatag sa langit ng amahan sa mong kinabuhi. We are fighting a battle that we have already won through His appointed son, Pastor Apollo C. Giguloy. Kami po na sumusunod kay Pastor Apollo C. Giguloy ay hindi kami bulag na tagasunod, kundi kami sumusunod sa aming panampalataya sa Espiritu at katotohanan. Pastor, nagpapasalamat po kami sa inyo, Pastor Apollo C. Giguloy, sa pagtanggap ninyo ng napakalaking responsibilidad mula sa ating Ama. Maraming salamat, Pastor, sa inyong pagtitiis, sa inyong lahat na ginawa na pagtitiis alang-alang sa ikakaligtas ng sangkatauhan. Thank you, Pastor. Thank you very much. We love you. So in a span of 19 years, the Kingdom Nation expansion has been unstoppable, producing millions of sons and daughters all over the world. So even though we are facing persecutions, tribulations, and trials, you can see that the Kingdom Nations stand firm on our commitment and dedication to our Almighty Father through His appointed Son. Pastor, thank you for changing our lives, and without you, Pastor, we are nothing. And we will stand firm on our commitment, Pastor. Hindi ka namin iiwan po. Very special ang araw na ito because it's the 19th year anniversary of the birth of the Kingdom Nation, which means finally may pinamamahalaan na ang Ama sa pamamagitan ng kanyang anak dito sa bansang kaharian, which is a kingdom nation that is strong, united as one, obedient to the will of the Almighty Father. So, laging masaya dito. Always celebration because we know that the victory is ours. Praise the Father! Pastor, we love you so much. Marami pong nagmamahal sa inyo, and we are always here for you all the way po.
Kahit saan po tayo mag-abot, kahit saan mag-abot ang laban na ito, we will always be with the Son forever in eternity, mga kapatid. Praise the Father. We love you, Pastor. Udako ang itong pagpasalamat. Patunay lamang ang pagdiriwang at ang pagsasamba sa Amang makapangyarihan na mas lalong lumalakas ang pananalig ng buong bansang kaharian sa Ama na sa kabila ng mga pagsubok, tanaw at randam pa rin ng bawat isang katagumpayang nakalaan para sa The Kingdom of Jesus Christ community. Happy 19th anniversary of the birth of the King of Jesus! Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. In behalf po sa team ng Foodinet, kami po ay bumabati ng Happy 19th Kingdom of Jesus Christ anniversary po, mga kaibigan. Ayan po, palakpakan po natin, guys. Happy anniversary ng Kingdom of Jesus. Sana po, Pastor, alam namin na magtatagumpay po kayo. Huwag po kayo mag-alala. Kasama kami dyan, no? Kami, kasama kami dito. Lahat kami dito ay sumusuporta po kay Pastor Kibuloy. Kahit hindi naman kami kingdom, guys, no? Ako po ay isang Catholic po, no? Pero kami po ay sumusuporta kay Pastor dahil po naniniwala po kami, guys, na siya po ay walang kasalanan. Kailangan po niya ng hustisya, guys. Kaya suportahan po natin si Pastor at yung lahat po, ha? Lahat po sa inyo dyan, ha? Sa ating mga subscribers, mga supporters, mga members, sana po patuloy po natin susuportahan po si Pastor Kibuloy dahil alam naman natin, guys, na ito po'y paglalabis, no? Ito po'y talagang ginagamit po nila ang kanilang kapangyarihan. Parang isang pastor po na wala namang kasalanan ay talagang ididiin po nila, guys, hanggang sa ito po'y ay talagang mapahiya at maalis po sa pwesto, mga kaibigan. Yan po talaga ang plano nila. In fact, mga kaibigan, itong si Hontivirus, guys, meron po siyang masamang pinaplano, mga kaibigan. Ito po, ipapasilip ko lang sa inyo, guys, itong masamang pinaplano po ni Hontivirus, mga kaibigan. Ito po, panoorin natin, guys. Kibuloy is armed and dangerous. Buhay na buhay ang mga armadong sundalong handang magpakamatay para sa kanya. Pugante na si Kibuloy, kaya huwag nang mag-alangan ng PNP na bawiin ang mga armas niya. Alam na ng lahat sa social media na may private army siya, pero bakit parang nagbubulag-bulagan sila? The PNP should do better. I urge the new PNP chief, Police General Romel Marbil, to step up. There could be a failure of intelligence if it's taking this long to locate the whereabouts of Kibuloy. Dalawang warrants of arrest na ang na-issue, pero hindi pa ma-aresto. Together with his private army, Kibuloy is a threat to peace and order in the country. Narinig niyo yon? Kibuloy daw pa, mga kaibigan, is a threat? Meron na siyang private army? Anong pinagsasabi nitong Hontivirus na to? Ito, ha, ipasilip ko lang sa inyo, guys. Ito po ang kanyang sinabi dyan. Oh? Ito po ang kanyang sinabi dyan, mga kaibigan, no? Ito si Hontivirus. Ayan po, Hontivirus calls for revocation of fugitive Kibuloy's firearms. Kasi si Kibuloy daw, mga kaibigan, is armed and dangerous. Tandaan nyo, ha, sinabi yan, ha? Sinabi niya sa video na yan. Pero ito po ang sinabi ng PNP. Ito po ang sinabi ng PNP, mga kaibigan, silipin natin. Ayan po, basahin nyo, guys. Basahin nyo sa screen nyo. Puro kasyungaan talaga itong si Hontivirus na to. Yan po ang sinabi ng PNP. Basahin nyo, guys. Ang sinabi ng PNP, andyan po sa screen nyo, mga kaibigan. Ang sinabi po ni Hontivirus, ito daw si Kibuloy, kailangan na daw hulihin kasi he's a threat daw. Meron siyang private army at siya daw ay isang armed and dangerous. Pero anong sinabi po ng PNP, mga kaibigan? Kibuloy, not armed and dangerous with 19 guns. Hindi po siya armed and dangerous, mga kaibigan, si Pastor. PNP na po ang nagsabi niyan. Di ba? Wala po siyang private army, mga kaibigan. Paano siya magkakaroon ng private army? Kung meron po siyang mga armas, mga kaibigan, mga collection lang yan.
Kung meron siyang armas, ha, mga collection po yan, mga kaibigan. Paano ka magkakaroon ng private army? Pag nagkakaroon ka ng private army, guys, dapat makikita mo bawat sulok ng kingdom. Makikita mo yung mga nakatayo, mga naglalakad, may mga daladalang mga dekalibre, mga mahahabang armas, naglalakad-lakad sa kingdom. Di ba? Kung meron ka talagang private army, pero lang siguro kung may security guard ka, eh, ilan lang ba yung security guard? Dalawa, tatlo, apat? Pero pag sinabi mo kasing private army, marami po yan. Makikita mo yan, naka-civilian, o kaya paikot-ikot yan sa vicinity. Di ba? Paikot-ikot yan. Kasi nga, binabantayan nila yung lugar eh. Private army nga, di ba? Kaya nga tawag sa kanila, private army. Pero wala po tayo nakikita ng private army. Ang dami na po nakapunta doon, mga kaibigan. Ang dami na mga vlogger na nagpapatunay na wala pong private army doon, Pastor Joseph. Wala pong mga baril doon. Evangelist po si Pastor. Siya po ay isang preacher. Di ba? Pastor nga, kaya nga tawag sa kanya, Pastor eh, Jesus Mary Joseph, B.O.B.O. ko talaga, Hunty Virus. Hindi ka nag-iisip. Tapos ngayon, sasabihin mo pa sa kanya, arm and dangerous. Ginawa mo naman siyang John Wick. Grabe talaga, eh, no? Exaggerated talaga sila, no? Para lang po may masabi, no? O kaya para lang masiraan po si Pastor. Kasi nga, hindi nila kaya, guys, eh. Hindi nila kayang siraan si Pastor. Kahit anong gawin nila, guys. Di ba? Ito po, ha. Basahin lang natin, guys. Ito po ang bagong update ngayon kay Pastor. Ayan po, oh. Kibuloy to question arrest warrant validity. O, ayan. Kine-question na tuloy kayo ngayon. O, kine-question tuloy kayo ngayon. Bakit kayo kine-question? Dahil sa inyong mga pinagagawa na wala naman kayong basihan. Kung ano-ano na lang ano ba to si Hunty Virus na paranoid na naman? Sa tingin nyo, guys, sa tingin ko parang na paranoid na naman siya, no? Parang feeling niya, mga kaibigan, parang matatalo na siya. Kaya parang ano na siya, eh. Paikot-ikot na siya, no? Parang ganun, parang nakikita ko sa kanya, guys, paikot-ikot siya, eh. Hindi siya mapakali. Kasi bakit ayaw niyang tigilan si Pastor Kibuloy? Anong meron? Di ba? Oh. Bakit po kailangan i-question po ni Pastor ang validity ng quest ng arrest warrant, mga kaibigan? Ito po ang sinabi dito, guys. Basahin lang natin, ha. Ano lang naman to, eh. Torreon said they will move to file a motion to quash the warrants of arrest by questioning their validity. Yan po ang sinabi ni Attorney Torreon, mga kaibigan. Motion to quash, ibig sabihin, para maibasura po ang arrest warrant, mga kaibigan. Kaya kine-question nila ang validity. Ibig sabihin, wala po katuturan ang arrest warrant po ni Pastor Kibuloy. Bakit? Ito ha, basahin natin. Ito po ang sabi ni Attorney Torreon. It took the DOJ or Department of Justice 4 years and 3 months to undertake the preliminary investigation. Hence, the resulting resolution finding probable cause against the respondents as well as the information and warrants of arrest are void. Yan po ang sabi ni Pastor, ni Attorney Torreon. Ibig sabihin, mga kaibigan, ang kaso kasi niyan, guys, matagal na. Sobrang tagal na po yung kaso na yan. Parang rehash na nga dyan. Tingin ko nga dyan, rehash eh. Parang inulit-ulit na lang nila para po magkaroon siya ng kaso ulit. Di ba? Parang ganun yan eh. Oh, ito po ang sabi ni attorney, ha. I have not yet received the alleged petition to transfer the venue filed by the DOJ. Sabi po ni Attorney Torreon, if ever they will do that, we will certainly oppose the same because the alleged crimes and charge against Pastor Kibuloy allegedly happened in Davao City. Therefore, the jurisdiction of the alleged crimes should be in Davao City, mga kaibigan. Kasi gusto nga nilang ilipat eh. Gusto ilipat itong kampo ni Hunty Virus, ang kaso ni Pastor dito. At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Tila patuloy at talamak na nga ang mga katiwalian sa bansa, lalong-lalo na ang kasalukuyang Pangulo na si Bong.